Hey mga farmers, welcome back to my channel, to Salonitas Farm. Morning sa inyong lahat. So, napakaaga ko sa farm ngayon. Alas 6 pa lang ng 6:30 pa lang ngayon. For today's video, mga farmers, so nandito tayo ngayon sa free range area ng mga manok natin dati. So, ito yung last vlog ko dyan na maliliit pa sila. So, ngayon, makikita nyo sa loob later pag pinakita ko sa inyo, malalaki na sila. Nasa 4 months old na itong mga inahin natin na ito. So, itong mga manok dito, galing ito sa pagpisa natin sa egg incubator ng mga battle cross na itlog. So, ngayon, kukuhain natin yung mga inahin ngayon. So, ready to transfer na yung mga manok dito na pwede na natin gawing mga inahin din at ilalagay na natin dun sa may bahay ko dito sa breeding area natin. Ayan, so, madadagdagan na yung ating mga inahin para sa ganon, mas madami na yung mapoproduce natin ng mga eggs galing sa ating mga manok. So, yun yung mga pinaproduce natin ng mga battle crosses na in-orders ninyo. So, ayan, later, papasok tayo. Meron tayong dala nito. Antay nito. So, ayan, meron kami dito dalawang malaking basket. So, dito na namin ilalagay yung mga inahing manok. So, makita nyo, ibang-iba na itsura niya simula nung last vlog ko. Liliit pa nung last vlog ko, ganyan kalaki pa lang. So, ngayon, fully, ano na sila, inahin na. So, ayan, mapakita ko sa inyo later pagpasok natin. So, ako muna papasok. Ayan. So, ayan, mga farmers yung mga inahin natin. Kopya. So, easy close up ko na lang para hindi sila matakot. So, ayan. Ang lalaki, marami itong mga farmers, hanggang dulo to. Ayan. So, makikita ninyo naman yan pag hinuli na. So, di ba, ang laki na kinaipa, ang laki na inilaki nila, ilang months na yung lumipas, hindi mo masasabi na 4 months old na agad sila. So, mabilis lang ang paglaki talaga ng manok, lalo na hindi sila nagkakasakit. Ayan, no, lalaki. Dati, ano pa lang itong mga to, sisiu. So, doon sila mahilig pumunta sa mga lilim, kung saan naandoon yung mga puno-puno para nalililiman sila. So, dito naman yung bahay. So, yan, meron din dito. Ay, malalaki na talaga sila, ready to transfer na. So, ayan, papasukin ko na sila, Kuya Ruel, para tulungan ako dito magpasok. Pasok na. Nagbuo niya na, ganaon. Pasok na po. Pasok na po. So, ayan. Pasok yun, nabalaw ka, tulog na niya. Sila kaya rawe yung huhuli kasi may ilap itong mga ito eh, kaya para mabilis, hindi tayo magtagal. Dito tayo pumwesto. Habulan to dadamo. Napakailap pa naman ito. So, lahat ng nandito mga ka-farmers, eh, lahat ng nandito sa area na yan, dito sa ating free range area, puro to babae. So, sinigrigit na kasi natin yung mga babae. Kasi napakalaking help sa atin ng mga inahin na ito para mas lalong dumami yung pagpaproduce natin ng itlog. Siyempre, kailangan mag-multiply tayo in the way of incubator, siyempre para mas mapabilis yung pagdami ng ating mga manok. So, marunong naman tayo mag-egg incubator. So, yun na yung ginagawa nating way. Tapos, kasi paghihintay natin limliman ng inahin, so mapapatagal pa yung pagdami ng mga manok natin. So, ayan, pakita ko na sa inyo para hindi mukha ko lahat yung nakikita ninyo. Iharap ko na yung camera para makita ninyo yung paghuli sa ating mga bagong inahin na idadagdag ninyo. Grabe, naglipadan! Ayaw po dawin! Ayun, isa pa din, kuya. Ganda. So, ko sana manghuli kaso baka kakagulo lang ako dito. Kakagulo lang ako mga farmers. Ayan, dito
at steroid. Dami? Yan, dyan kayo lahat. Mailap kasi sila, mga farmers, so, kaya hindi nang ako muhuli. Mapag-ilak ako, oh. Walang nahuhuli. Kahirapan. Yan. Yan, oh. Bulik. Bulik. Ito siya sabi ko maganda. Ano to? Ano to? Parang talisayang itim. Oh, gata maganda yung kulay. Talisayang anong bulog yun. Nakailan na tayo? 2, 4, 6, 8 na. 9. Dapat ata gabi ito hinuli. Para hindi na-stress yung manok. Ay! Yan. Ito mo, ha? Ang black-legged. Black-legged. Dami. Gaganda, mga farmers. Oh. Pakita ko sa inyo sa loob. Gaganda ng itsura. Walang mga sakit. Ang lulusog. Yun, oh. Gaganda. Mga bago natin inahin. Mga syala. Ang gaganda ng klase nito, mga farmers. Kita mo yung lilim na rin. Ha? Ang ganda. So, yan, hindi namin sinasadya namin mga farmers na hindi ito tanggalin. Ayan, makita ninyo. Kasi mas gusto nila nandyan sa mailalim na sa lilim sila. Nalililiman sila pag sobrang init, direkto da sa mainit na mainit yung panahon. So, hindi sila masyado naiinitan dahil may lilim sila dito. Ayan. Ito yung dami, oh. Dami. Mamaya bilangin natin kung ilang piraso. Manok hunting sila, manok hunting. Okay na, ako na isa. Ito, itim, mga farmers. So, black. Black, black. Island yung dalawa puti. Oo, may Rhode Island tayo dito dalawa. White na Rhode Island. So yan, patuloy lang silang humuhuli. Ako magbantay dito. Ang dami na. Magaganda yung mga manok natin, hindi sila naglalagay sa balahibo. Sobrang gaganda ng mga anong tsura. Healthy. Healthy so healthy. So yun. Itong mga manok natin dito, mga anong to, 4 months old. Tapos, pero itatransfer natin sila dun sa ating free range area sa may breeding area ko. Ayan. So, after, okay na to lahat? Oo. So after, ano, after 2 months pa, 7 months kasi bago mag-itlog yung mga manok. So, yun, mag-iitlog na sila. So, so makita ninyo, ganun kadami yan na madadagdag kapag kayo. Meron pa dun sa baba, so hinihintay lang namin mga 2 weeks pa siguro. Itatransfer na rin namin yun. So, nakita ninyo na ganun. Madali na naman magparami ng manok. Talagang tsatsagain nyo lang talaga. At saka, kailangan minamaintenance din nyo sila para hindi nagkakasakit. Ano, lagay na to? So, yeah, transfer na natin sa basket. Ayan, so wait lang. Labas ako. Transfer to the basket. Ayan, para iuwi ko na sila. Ito yung basket natin. Ayan, malalaking basket yan. Sa probinsya maraming ganyan.
mga lalagyan na mga saging yan na saba. Ano sa Bisaya yung tawag dyan, kuya, sa ganito? Bakat. Bakat? So, bakat pala tawagin yan? So, lagay natin sa bakat. Wala, yung baboy. Yung baboy, baka wala. Ayun, yun, nahihila. Yung baboy natin, nilusot. Gahanap ng butas, makawala sa prison. Lalalala. Inaano, tinutulak yung iti, yung ano, sako ng pataba. Eh, makawala to. Eh, nakawala yung baboy. Balik man na tayo. Ah, nabalik man siya. Ah, ay, ito mo, nalisot siya. Huli ka sa camera, huli. So, balik tayo dito sa bakat. Grabe lang, kapala mo na kwintas mo, dong. Baka man ikaw ma-hold up niyan. Charot lang. Yan. Ayan na pagkatapos. Nagaganda, oh. Ha? Para eagle. Ito yung kulay ng para eagle. Ha? Ito, ito para eagle. Ha? Eagle. Alisay. Abuhon ang lak. Alisay. Nagpulor. Ah, may ganito pang kaliit. Pwede na itong ganito ilalipat? So, nakita ninyo yung range area natin dyan. Sobrang kakapal ng damo. Dahil din sa mga ipot. So, maganda nga sana matatanim. Kung hindi na kinakain ng mga manok yung tanim eh. Sobrang ganda nyan. Kaso, problema, pag nagtanim ka, tutukain din ang manok. Pero makita ninyo, oh, yung mga damo lang. Sobrang laki-laki ng nilalaki. Kasi gawa ng mga ipot ng manok. Maganda pataba. Tingnan niyo mga farmers yung saba natin, oh, ang laki ng bunga. So ngayon magaganda na yung saging natin. Ayan, oh. Ganda ng bunga, di ba mga farmers? Ang lalaki. Tapos, green na green pa yung puno. Ayan. So makita ninyo yung ating mga saging dito. I-insert ko na rin sa clip para makita nyo. So yan, oh. Magaganda na yung ating mga sagingan. Malalaki na ulit. Ayun pa, grabe yung laki, oh. Yan, oh. Maliit lang siya sa camera tingnan, pero sa personal, sobrang niyang laki. Ito isa. Oh. Wow! Sarap ibananak yun yan, mga farmers. Tsaka laga. So, marami dito. Marami na rin tayo dito na napoprovide ng mga saging. Yung kinakain ko sa bahay, dito lahat nakukuha sa farm. Ayan. Yan yun naman yung puno, mga farmers, kung gaano kalaki yung kapunuan. Oh, ayan lang yung kamay ko. Sobrang giant na ano, saba. Laki, oh. So yun, habang nag-aano kami dito, naglilipat kami sa bakat. So galing sa mga itlog natin na incubate na naging ano, mga battle cross na mga battle crosses na mga manok. So yun nga, ito yung, so galing mga farmers sa ating mga itlog na battle crosses na incubate na napapisa natin at naalagaan na napalaki natin. So ito nga yung iba na nahuhuli na natin. So marami pa, hindi lang yan ang ating mga manok na mga inahin. So makita ninyo dito naman sa kabila, may sa mga kabilang area. So, meron pa tayo dito maraming pampraso. Ayan. So, pakita ko sa inyo. I-ano ko, close up. Ayan, may green net lang pero makita naman ninyo. Ayan.
Yan, tingnan nyo, marami pa yan din sa loob. Yan, ganyan din yung tsura pero nakahiwalay sila. So doon pa sa likod, marami pa yan doon nagtatago sa so, may mga halaman-halaman. Kasi medyo maliliit pa to, wala pa tong 3 months old. Yan, maliliit pa yung mga manok dito. Hindi ko ba i-zoom. So yan dyan, may mga nagtatago pa dyan. Tapos meron din dito sa kabila, ayan meron din tayo dyan mga manok pa, saka doon sa baba ng farm. So marami tayong mga soon to be breeders ng mga bottle crosses na inahin, na very nice naman na parami natin para mas marami tayong mas supply or ma-produce na mga itlog. Ang dami kasing mga umu-order ng mga itlog mga farmers sa Thessalonica Farm Chicken, so gusto rin nila magkaroon ng breed na mga manok na binibreed ko dito sa farm or din sa breeding area ko. Lalo na may mga magagandang manok tayo ngayon, sweaters, tsaka kelso. So hindi naman din kalayuan itong mga breed ko na battle cross kasi nakita naman ninyo sa post ko, lagi tayong nakakapag-champion. So ibig sabihin, magagandang klase yung mga binibreed namin mga manok dito. So malalakas. Yan, yung mga manok natin. So malalakas sila tapos kapag lumaban, ang patay yun, ang tagal pumatay. So ano yung bang laban na kahit sobrang tagal ang laban, so talagang makikipagbakbakan to the max. So marami nakita rin ninyo sa Bilibili app, dyan yung mapapanood yung mga laban ng mga manok natin na inilalaban. So meron din tayo dyang mga mabilis pumatay, fast killer, meron naman tayong mga malalak. So meron din tayong mga fast killer and so rapid, mga rapid shooters. So iba't ibang klaseng mga manok pero lahat mapagmamalaki mo. So yung mga inahin na yan, so galing na yan doon sa ating mga battle cross na kinastahan sila kasi yun yung mga naging anak na. Ngayon inahin na rin sila. So iiwas natin na inbreed yan. So syempre baka magpalit tayo ng isang yung mga tandang nito. So hindi natin sila ipapakasa doon sa mga tatay nila para hindi ma-inbreed. So hihiwalay na lang natin yung mga ama or tandang. So simple lang naman magbanok mga farmers. So ganun lang. Mahirap sa una pero once naman na makasanayan mo na yung pagmamanok, so madali na siyang madali na talaga siyang gawin. So pag lagi mong araw-araw ginagawa yung mga mali mo, unti-unti mo matututunan kung ano dapat itama. Soon ka mag-adjust, soon mo babaguhin. So may mga dati may mga tendency na mamatayan din kami ng manok. So meron naman lagi nagkakasakit. Ayan, sa itlog naman nabubugbukan, minsan walang laman, non-fertile. So ma-adjust mo yung pagkakamali mo sa araw-araw mong ginagawa. Sa araw-araw mong pagmamanok, so maiintindihan at mapapaliwanag mo sa sarili mo kung ano yung dapat at tama mong gawin. Para makamit mo yung pagpaparami at success sa pagmamanok. So yun mga farmers, so ito na yung mga nahuli natin ng mga gagawin na natin inahin at ilalagay natin dun sa ating feeding area. May nakakuha tayo dito ng halos 30 na hin. So 30 piraso, mahigit rin. So yan, nakalagay sa dalawang basket. So yung mga susunod na mga inahin, next na lang natin na videohan or i-vlog kapag ililipat na rin. Kasi maliliit pa yung iba. So yan, at farmer, so yun, maghintay-hintayin nyo later. Isasama ko na rin sa vlog yung pagpapakawala doon sa ating breeding area ng mga bago nating mga inahin. Hindi pa tumak- So yan mga farmers, isara na. Sa namin mo Rhode Island? Sa talaga yan, Rhode Island? So may mga puti palang mga farmers yung mga Rhode Island yan. So ilagay natin yan dun sa breeding area natin ng mga Rhode Island. Ay, sa range area ng mga Rhode Island, white and red. Yan. So isama na natin. Ito. So, yun mga farmers, andito tayo sa bahay, sa breeding area. So, kayo pakakawalan na natin yung mga manok na iwan natin sa farm. So, like yan. Bilin ko na Rhode Island. Sama mo na yan. Kasi, hindi, wag yun na isama yung puti. Ah.
So yun yung breeding area natin mga farmers, dagdagan na ng mga ilahin. So karamihan din ng mga manok natin dito so ang breeding kasi natin dito na is line breeding tayo mga farmers. So yung mga breed natin yun sila para ma-maintain natin yung linyada ng ating batang process. Manok, manok na mga bagong chicks, bagong babae na dating, mga bagong chicks ng ating mga tandang, ayan. Dami nating manok, mga farmers dito. So, yun mga farmers, tapos na tayo mag-release ng mga manok dito sa area. At success naman. So, ayan, andun na sila, pakalat-kalat na sila. Yung iba nandito na sa, yung iba nandito na po sa mga, ano, mga talbos ng kamote. Then, yung iba naman, here, kumakain. So, yung iba, kalat-kalat, ina-adapt nila yung bago nilang earrings area. So, ayun, iba. So yung mga mga matatagal na inahina natin, siyempre sanay naman na dito. So yun mga farmers, so happy na minadagdag na naman tayo ngayon dito sa bagong sa ating breeding area ng mga bagong inahin. So patuloy pa rin yung pagpapadami natin ng mga manok at mga pagpuproduce ng mga fertile legs na battle crosses para maipamahagi sa inyo pong mga farmers na gusto pong mag-alaga ng mga linyada na aking inaalagaan. So update ako Kelso and Setter once na meron na po tayong bago update. So, sa mga gusto pong bumili ng mga fertile eggs, so mag-message lang po kayo sa ating page sa Thessalonica Farm Chicken. So, ayan po. So, ikikita po namin yung mga messages nyo at active po ako dyan na nag-chat palagi araw-araw. So, yun mga farmers, sana po nagustuhan nyo itong video na to. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-clickin na rin po ang notification bell para lagi po kayo updated sa lahat ng videos ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching and happy farming!